siyang pintura, guys. I hate it. Parang nagbabalat-balat yung face mo. For me, it's a big no. One of the worst sunscreen. Sinetch ite. Ang aklang mukhang mama. Nakakatawa siya kasi bakit? Nagpapababaiman siya. Huwag ka pa nailagay ng sunscreen. Mukha mo parang ng araw. Yaki! Kilala siya sa isang social media platform bilang si Wear Sunscreen, kung saan ay tinatalakay nito sa kanyang channel ang iba't ibang mga skincare product, partikular na nga dito ang sunscreens. Sa kanyang channel ay mayroon itong 937,000 followers, kung saan ay umabot na rin sa 24 millions ang mga taong nagustuhan ang kanyang mga ginagawang review sa iba't ibang uri ng mga skincare products. Kamakailan ay nag-viral ito, dahil ang nakahiligan niya lamang na gawin at pagbabahagi ng kanyang mga opinion, patungkol sa mga produktong kanyang nabibili ay magdudulot pala sa kanya upang hamakin na ang pisikal at pagkatao nito. Para siyang pintura. Ayan siya. Binudol niyo ako, guys, to try this sunscreen. Pero ito yung itsura niya. Ito yung merong sunscreen. Ito yung wala. Okay, kung hiyang ka sa sunscreen na to, please continue using it. So guys ha, correct me if I'm wrong, baka mali lang yung tinype ko. Tinype ko yung name ng sunscreen. By the way, this is the Suki sunscreen. And ang chinek ko, no records found. Again, baka iba lang yung name. Let me know kung this is FDA approved. Again, this is the Suki sunscreen. Medyo viral siyang sa TikTok. This is, I bought this for only 129 pesos for 100 grams. Unbelievable. Affordable siya, in fairness. So, hindi siya FDA notified. I don't know kung SPF tested din to. Mga nakakaalam, let me know. Baka napatest na to. Pero guys, nung nag-research ako, wala akong nakitang SPF kineme. Okay, hindi lang siguro ako masyadong maputi. Kaya ganito yung itsura niya sa skin ko. Very ashy, very gray. Papakita ko sa inyo ha. Okay naman yung... Okay, sige. Yung mga good points nito, okay naman yung packaging. This comes with a box. Nandun naman lahat ng mga information like yung ingredients list. Ox naman yung mga UV filters na nandito. So maglalagay lang tayo ng konti. Konti muna ha. Kahit hindi naman ito yung right amount of sunscreen na dapat nilalagay mo. Ganyan siya. So sa first, sa una, white na white siyang ganyan. Ayan. Medyo mahirap siyang i-blend sa skin. Ayan siya. Para siyang pintura, guys. I hate it. Nagkakaroon siya ng white cast and peeling, guys. Ayan o. Ayan o. Para nagbabalat-balat yung face mo. Ayan. Again, kung gusto mo itong sunscreen na to, continue using it. For me, it's a big no. This is one of the worst sunscreen na nakita ko sa TikTok. Hindi ko alam kung kaninong skin tone to na babagay. But for me, as someone na hindi super puti, this is not for me. Again, kung okay naman sa'yo to, continue using it. But for me, it's a big no. Matapos nga niya itong ma-upload sa kanyang social media platform, ay umani ito agad ng maraming views. Sa katunayan, as of this recording, ay mayroon na itong 15.7 million views, mula nga sa nasabing honest review na ito sa isang sunscreen product, ay iba-iba ang mga naging komento ng mga netizens sa ginawa nito. May mga natuwa, mga sumang ayon, at may mga hindi rin pumabor dito. Sa katunayan, kabi-kabila na rin ang mga lumabas na video kung saan ay gumawa din ng mga kani-kanilang product review ang iba't ibang mga content creators in good ways at in fair bad ways. Ngunit sa kabila ng naging ingay ng nasabing sunscreen dahil sa ginawa ni Wear Sunscreen na honest review nito, ay nakarating ito sa CEO ng nasabing product, imbes nga na i-take ito ng CEO as a room for improvements para sa kanilang produkto, ay ito ang mga maanghang na binitawan nito na marami ang nagsasabi na ito nga ay patungkol kay Wear Sunscreen dahil sa ginawa nitong honest review sa produkto. Wait! Huwag ka muna mag-scroll up! Diba ikaw yung content creator ko na nakakapit sa patalon? Wala na ba masyadong project na pumapaso? Nangihila ka na lang ng pababa? Bakit? Pag ayaw mo isang product, kailangan mo ba talagang sabihin at i-content dito?
si Nech Itay, ang aklang mukhang mama, kumapit sa patalim na content creator. Nakita niyo yun? Nagalong na! Yake! Ako? Wag mo kong maano, no? Nandito ka po. Parang babaihan naman, pero yung bigot, ipatubo na. Mula sa video na yon ay lalong uminit ang issue, at tila ikinasama nga itong lalo ng image ng hindi lamang ng produkto, kundi maging sa mismong CEO ng nasabing produkto, sa galit nga ng mga netizens na nakapanood sa ginawang tila panghahamak na ng CEO na ito kay Wear Sunscreen, ay iba't ibang video na ang ginawa ng mga galit na netizens, kung saan, ay kung saan-saan na inilalagay ang nasabing sunscreen, bilang patunay umano ng massive white cast nito. Sa huli ay humingi na ng tawad ang nasabing CEO sa kanyang nagawa, dahil ito lamang umano ay nadala ng kanyang emosyon. Maging ang mga tauhan nito na kasama nito sa video ng kanilang pagpaparinig, ay humingi na din ng paumanhin sa publiko, habang kahanga-hanga na hindi na gumawa ng video si Wear Sunscreen patungkol sa pinaniniwalaang pagpaparinig dito. Sa aking pananaw sa nasabing isyo na ito, ay wala naman akong nakikitang mali sa ipinakitang damdamin ng dalawang panig. Para kay Wear Sunscreen, karapatan itong ikomento ang kahit na anong gusto nitong sabihin patungkol sa produktong kanyang gagamitin, dahil sariling pera naman ito ang kanyang pinambili dito. Sa taas nga naman ang bilihin sa ating panahon ngayon, ay marapat lamang siguro na ma-meet natin ang para sa mga sarili natin ay ang mga karapat dapat na paglalaanan ng ating bawat mga sentimo. Sa kabilang panig, ay naiintindihan ko din naman ang sentimiento ng CEO ng nasabing produkto, dahil sino nga ba naman ang magnanais na tila sinisiraan ang produktong pinaglaanan ng mga ito ng panahon, oras, pagod, at puso para makagawa ng isang produkto, na ang tanging layunin lang naman ay ang makapagbigay ng serbisyo sa publiko sa murang halaga. Maaring mali ang naging paraan ng nasabing CEO sa pagdepensa nito sa kanilang produkto, pero ika nga natin, kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, sino nga ba naman tayo upang hindi magpatawad? Ayon pa nga kay Miss Cherry Pie Picot Shay, paano ka hihingi ng tawad sa Diyos kung hindi ka magpapatawad sa iyong kapwa? Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Paano ka hihingi ng tawad kung hindi ka magpapatawad?